Magandang hapon mga ka-viewers. Gusto niyo bang makatipid ng kuryente? Ito lang. Mini inverter at battery. May ilaw na kayo. Testingin natin ang ano, mini inverter. Ang supply lang 12 volt na kahit lumang battery gagana siya. Ito yung battery. Ito. Lumang battery na yan. So supplyan ko ng 12 volt. 12 volt, ayan, 12 volt. Negative, positive. Tapos, instant ilaw na, may 220 na kayo, lalo na sa lugar na laging brown out, ito ang good ano idea. Ayan na, may supply na. O, testingin natin ngayon sa ilaw. Ayan. 9 watts to 20 volt. Ito na siya. Ang liwanag, oh. Ayan na, oh. Ang liwanag. Oh, 220 yan. Isa naman. Ilang watts yan? Ito 3 watts. Yan na. Ayan na. Kahit magdamag, hindi madidrain ang battery mo kung ganito kalaki yung ginagamit. Makakatipid ka talaga. Ngayon, kung problema yung charger, talaga hindi na kayo gagamit ng kuryente. Ito, solar. Yan. Yan ang charge sa battery. Ang charge sa battery yan. Ito dito. Ito yung battery, papunta na dito. Ito, kahit na apat na bulb na 9 watts, kaya niya para maliwanag. Maliwanag siya sa camera, hindi lang kasi alatang maliwanag. Nabablind yung ano yung lens. Pero awak-awak ko, maliwanag siya. Puting-puti o. Sa fluorescent, pwede yan? Sa fluorescent, pwede rin. Pero kung gagamit ka ng fluorescent, ito na yung uso ngayon mga LED na ilaw. Yan. Mga ilang ilaw? Mga ilang bulb? Apat na ilaw, kayang-kaya to. Pwede pala. Basta LED, lalo na sa mga liblib na lugar na walang ilaw. O battery lang tsaka solar na ano, kahit 50 watts na solar, okay na yun. Pwedeng makabili ng solar sa Shopee, mag-order. Makakatipid ka talaga sa kuryente. Makakatipid ka. Okay mga ka-viewers, sana may natutunan kayo. Ingat-ingat tayong lahat. God bless sa ating lahat.